Magandang araw. Ako'y muli nagbabalik dahil ngayong araw ay meron na naman tayong panibagong pag-uusapan na tatalakayin na kung saan ay pumapaloob sa ating content ang mga bigating vloggers pati na rin ang mga artista. At kung hilig mo ang mga ganitong usapan ay nababagay ka rito. At bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa akin channel ay huwag mo nang kalimutang pinutin yung subscribe pati na ang bell para lagi kang updated sa mga video na ilalabas natin. Disclaimer. Ang lahat ng litrato, short clip, at impormasyong nakapaloob sa video na ito ay galing lamang sa iba't ibang opinion ng mga tao, Google, Facebook, Twitter, Instagram, at marami pang iba, na kung saan ay pinagsama-sama namin upang maisagawa ang video na ito. Ang laman ng video na to ay malinaw na hindi sa amin ang galing, kundi sa pinaghalo-halong impormasyon na nakalap namin. Maraming salamat! Kamusta kayo mga ka-DJ? Magandang araw sa inyo lahat. Isa nakakapanabik at magagandang eksena na naman ang inyong matutunghayan sa usapin nating ito, na kung saan ay pag-uusapan natin ang paghihiwalay ng tindyosa. Kaya naman, alam ko na napakarami na naman sigurong magiging malungkot sa mga pangyayaring ito. At aminado ako na isa na ako doon. Ikaw, isa ka ba doon? Umpisahan na natin ang ating usapan. Sa isang vlog ni Jomar Lobena na ang pamagat ay ang pamamaalam, ay nagsasaad doon ay muli na naman magkakalayo si Jomar Lobena at si Sas Nalaparan sa isa't isa. Kaya naman magiging malungkot na naman ang buhay ng mga Diyos Ademic ngayon dahil sa pangyayaring ito. Si Jomar Lobena ay babalik na sa kanyang bayan sa Binangonan ni Rizal. Nakakalungkot isipin na hantong sila sa long-distance relationship. Pero don't worry mga ka-DJ, dahil normal lang naman na may dumating na pagsubok sa buhay. Kaya naman maging positive thinking lang tayo para sa ating Diyosa. Ngayon ay ikwekwento ko sa inyo ang mga naganap sa vlog ni Jomar Lobena na ang pamagat ay ang pamamaalam. Ikwekwento ko sa inyo ng maayos at detalyado para mas maintindihan natin ng gusto. Kaya naman umpisa na natin. Binanggit ni Jomar Lobena na aalis na sila sa Quezon City at babalik na sa bayan ng Binangonan ni Rizal. Habang binabanggit ito ni Jomar Lobena ay bakas sa kanyang muka ang pagiging malungkot at hindi niya kayang itago ito dahil malalayo siya sa kanyang pinakamamahal na babae na si Sas Nalaparan. Habang nag-iimpake na nga ng gamit si Jomar Lobena kasama ang ibang member ng Team Horror, ay nilibot niya ang bawat parte ng kondo na kanyang tinitigilan. Ang parte na kung saan ay may mga bakas na masasayang alaala na kasama si Sas Nalaparan. Kinikwento pa niya ang bawat ginagawa nila doon sa lugar na yon, na doon daw sila umano nagsushoot ng mga video, ng mga vlog, at ng mga short film. Tulad na lamang ng short film nila ni Zainab Haraki na ang pamagat ay birthday gift. At ang isang vlog ni Jomar Lobena na kung saan ay nagtuturo siya ng matinding swimming lesson kasama ang Team Horror. At ang short film ni Jomar Lobena na kasama si Sas Nalaparan na ang pamagat ay By Chance. Maraming alaala ang mamimiss sa Jomar Lobena sa lugar na yon. Nakakalungkot lang isipin na habang tumatanda tayo ay may unti-unting maglalaho sa atin nang hindi natin namamalayan. Tulad na lamang ng mga bagay na nangyayari ngayon sa Team Diyosa dahil nakakadanas na sila na matinding pagsubok sa kanilang relasyon. Dahil hindi naman lahat ng bagay ay palaging masaya. Tandaan natin minsan sa pagiging sobrang masaya natin ay may kapalit itong matinding kalungkutan. Kagaya na lamang ng mangyayaring long-distance relationship ng Team Diyosa ngayon.
Ang sabi pa ni Jomar Lobena na mamimiss niya ang kondo na yun dahil doon naganap ang mga naging vlog nila. Ipapasili ko sa inyo ang nabanggit ni Jomar Lobena. Panoorin natin mabuti. So yun nga mga poskina, sobrang dami ko talagang mamimiss dito. Ultimo tong inuupuan ko na to, ang daming vlog na nangyari dito. Pero alam ko naman na makikita ko pa rin siya dahil naka-upload pa rin naman yung mga vlog. So maaalala ko pa rin lahat. Dito nagsimula ang lahat. Dito namin ginawa lahat ng vlog ng Team Horror. Vlog namin ni Sexy Love. Hindi ko talaga makakalimutan tong lugar na to. Pero napamahal sa amin tong lugar na to. So maraming salamat syempre kay Direk R. Ngayong napanood nyo na, ay kapansin-pansin sa mukha ni Jomar Lobena na habang binabanggit niya ang mga bagay na yun, ay talagang halatang nalulungkot siya. At yun na nga mga ka-DJ, pabilisin natin ang kwento. Dumako na tayo sa pagpapaalam ni Jomar Lobena sa kanyang minamahal na si Sasna Laparan. Matapos ang pag-iimpake ng Team Horror at ni Jomar Lobena ng kanilang mga gamit ay nagtungo na sila kay Sasna Laparan upang magpaalam. Nung una ay akala ni Sasna ay biro lang ang lahat at pinaparak lang siya ni Jomar Lobena. Subalit nang matauhan si Sasna ay nananahimik na lang ito at umiiyak. Ito ang video, panoorin natin. Ba't ko umiiyak? Hindi naman ako ano eh. Ano lang naman? Pagod lang ako sa sabihin. Hindi, kasi ano ba? QC lang naman ako. Ala! Hindi totoo. Eh, siyempre natatakot akong sabihin sa'yo eh. Hindi ba tayo ito? Hindi. Eh, wala na. Sexy Love, di ba alam mo naman yun na ano, may bahay naman, di ba? Ngayong napanood nyo na, nalungkot ba kayo mga ka-DJ? Normal na dumadating yung punto na makakalayo sila. Alam naman natin na muli sila makikita dahil mahal nila ang isa't isa. Kapansin-pansin sa mukha ni Sasna ay labis ang kanyang kalungkutan. Di maikakaila na mamimiss niya si Jomar Lobena. At yung pag-iyak ni Sasna Laparan ay tanda lang ng pag-aalala niya at pagmamahal niya kay Jomar Lobena. Mga ka-DJ, ang video na to ay bilang tanda ng pagsuporta at pagmamahal namin sa Team Diyosa. Kaya naman kung isa ka sa mga sumusuporta sa Team Diyosa, ay mag-comment ka ng hashtag Team Diyosa. At syempre, kung napasaya ka namin sa pamamagitan ng video na to, ay huwag mong kalimutan na i-like ang video na to at mag-subscribe na rin sa channel na to. Hanggang dito na lang po tayo mga ka-DJ at maraming salamat.